everyone. Welcome back to my channel. This is Prof. Wen. Si Doctor, Professor, at higit sa lahat, magaling magluto. So, the topic that I'm going to give you today is about what are the contents and the first aid kit. So, lalo na sa bahay, sa mga kananayan, so, pwede kayong dapat mayroon kayong first aid kit. In case of emergency, mayroon kayo. So, ayan. Okay, guys. Okay. Kailangan sa first aid kit ay mayroon din kayong BP, the sphygmomanometer and the stethoscope para at least pag alam niya na sumasagit ang batok ng pasyente nyo at kailangan i-BP nyo. So, in order to determine kung mataas ba ang kaniyang presyon o mataas ba or mababa ba ang kaniyang blood pressure. So, yan, kailangan mo ng BP bilang isang healthcare provider. Kailangan din natin ng triangular bandage. So, for a healthcare student, so, you need to know more about the bandaging, the different types of bandaging. So, if a certain individual has a wound, like for example, so in the hand, so how are you going to apply bandage? So yon, you need to know the different types of bandaging. I am requiring also my student to have this Epica scent oil. So ano ba yung advantage? Paano ba yung mga nagagamot ang Epica scent oil? Benefit to for mga back pains, yung mga pains, muscular pain, lumbago, stiffness, headache. So, ayan. So, marami pang iba. So, maraming benefits ang Epica scent oil. Cotton balls is part kasi ng requirement ng healthcare para sa pag mag-one dress, so to soak it in the betadine. Then yung sponge forceps. So, ayan. Sponge forceps para at least pag yung cotton ipipick up natin nasok na ng betadine para i-clean sa sugat ng pasyente. So kung wala namang sponge forceps, pwede na rin yung kasi nasa bahay lang naman tayo since we are not in the hospital, so pwede na yung yung straight forceps, yung cord forceps. So, ito rin for the hot and cold pack. So, yun. Pwede kasi ito if the patient is suffering from fever or febrile, let's say 38 and above. So, we need to apply cold compress over the forehead. So, ilagay lang natin ang yellow dyan. Tapos, ilagay natin sa forehead niya. So, ayun po. Okay, si elastic bandage naman. So, elastic bandage ay kailangan mayroon din kayo nito. Bakit? So, this is a part na kung saan ay mairarap ang injury dito sa elastic bandage na to. Why? What is the benefit? This is to help decrease swelling and pain. So, ayan siya. So, compression bandage, ito yung stretchable siya. Yan, around the spring that you can wrap around the spring or string. So, ayan siya. That is elastic bandage. We need to do to have our the gentle pressure on the bandage and help reduce swelling. So, ayan po. So, yan po ang elastic bandage na kasama sa first aid kit. Naman si Mefor. So, self-adhesive tape siya. So, ginagamit siya pag nag-wound dressing, di ba? After na na-clean na natin ang sugat ng betadine. So, all we have to do is to put gauze and at the same time, we put up for plaster, we use the Mefor or the other kind, the Mediplast. So, yan. So, ito naman si Betadine solution. So, this is antiseptic solution.
So, panglinis ng sugat. So, hindi talaga ito pwedeng mawala sa first aid. Kasi anytime may mga taong pumupunta, like for example, kung nag-duty yung mga bata, even in the inbound or the outbound, so even in the inbound in that school, so may mga nagpapalinis ng sugat. So, kailangan to. Okay? Pwede rin na, itong hydrogen peroxide. So, pwede rin to, hydrogen peroxide. So, ayan po. So, ayan. Or agua oxinada. So, ito rin ay hydrogen peroxide. So, gamit din to, antiseptic, disinfectant, panlinis ng sugat. Kung hindi available ang betadine nyo, so, pwede na ito. Ito naman dati, nung mga panahon ginagamit. So, agua oxinada or hydrogen peroxide ang sabi nito. So, gamit panlinis ng sugat. Dahil, kung maliit lang ang sugat, so, pwede nang gamitan ng cotton applicator. Yan, para makatipid sa betadine, tsaka sa gauze. So, yan. Or cotton swab. Pwede rin to clean the area or surroundings of the wounds. Yung mga external ear, pwede rin. So, ayan. So, kaya pwede rin nilang gamitin pag sa maliit na sugat. So, mayroon din, band-aid or the Medicare para ma-protect ang, para ma-protect ang wound against the dirt and germs that may cause infection. So, this is used for protection also. Yan. Okay, so, nire-require ko sa kanila rin ang white flower imbis na aromatic spirit of ammonia. So, white flower na lang. Kasi bakit? It's very useful. So, para sa headache, if the patient suffer from dizziness, motion sickness, muscle pain, insect bites, common colds, and stuffy nose, and soothes through aromatherapy. So, ayan, white flower, maraming gamit. Require ko rin sila ng tongue depressor sterile. So, syempre, pag may tongue depressor, may pin light yan. So, bakit? Para in case na may pumunta na tao or they are complaining for tonsillitis if there is a doctor. So, pwedeng check ng doctor with the aid of this tongue depressor at the same time, torch, pen light. Okay, band-aid scissor pala. So, this is the right one that they will going to buy. So, pag pamputol ng kung ano man na kailangan, gunti, like for example, the gauze, kung sobra yung gauze, at the same time, yung may four. So, ayan po ang kailangan. Band-aid scissor. Okay, now of course, they need to have the thermometer. O kahit anong brand ng thermometer, okay lang. So, ayan. As long as within the context according to their budget. So, ayan. Thermometer to check if there is a fever for the patient. Okay, I require them to have the gloves. Kung maliit ay 6.5, 7 sa medyo malaki. So, at least 2. Yan. So that when they will clean the wounds of the patient to avoid infection. So, to avoid contamination. Kasi hindi pwede na after hand washing, kailangan may gloves na isuot para sa paglinis ng sugat. Like in the hospital. Diba? This time, syempre, kailangan pa rin ang we have to wear our mask. So, anumang gagawin natin for our own protection, wear mask. Okay? So, ayan. So, syempre naman, kailangan natin ang 70% alcohol. So, kahit anong brand po, wala akong pakialam sa brand. Itong brand na to ay hindi ko naman ini-endorse to dahil hindi naman ako binayaran dito. Ito lang kasi available sa amin. So, my students, I am encouraging any
brand as long as it is 70%. Why it's 70%? Because it kills 99.99% bacteria and viruses. So, kailangan natin to, lalo na ngayon, di ba, even last year, and even sa lahat ng oras, kailangan natin, after natin mag-hand washing, so kailangan natin ang kalinisan. Kasi sa lumpas din, nire-require ko sa aking mga estudyante, kasi, syempre, mas maganda to, lalo na pag medyo may masakit sa ating likod. So, ayan, tapalan lang natin yan, tapos, okay na siya, kinabukasan. So, ito kasi dati ginagamit ko eh. Okay, so, ayan po. So, part ng kanilang first aid kit ay mayroong gauze pad. So, may maliit, may malaki din ito. So, kahit lima lang nito, nire-require ko ang aking estudyante para magkaroon nito, ipasok sa medical kit nila. So, ayan. Ang preferred ko tong gauze pad na to na sterile, individual, kasi pag kailangan mo lang, yun ang bubuksan mo. Unless, not compared to other na marami siya, tapos mabubuksan mo, tapos bubuntingin, puputulin. So, mas maganda to kasi, isahang ano na, ayan, bawa, ito ganyan. So, ayan, tapos pag binuksan, okay na siya. Yun lang gagamitin. Ito rin yung ghost nila, sterile ghost nila na medyo malaki. Kanina pinakita ko 2x2, ngayon ay 3x3. So, yun, kailangan din yun. Depende kasi sa sugat. So, yan. Sterile din, ito rin ang preferred ko. Bakit? Yung kanya ka-individual lang ang nakabalot. O, yun. Pero mura lang naman to. So, I'm not endorsing the company. I'm just showing them the ghost pads. So, para panggamit nila. Okay. At dahil po ay mga estudyante itong nagpa-project nito. So, yan. Ito na lang ang na-record ko sa kanila na lagayan ng kanilang kit. Kasi affordable naman and available naman to sa lahat. So, yan. May subject po kasi silang healthcare services and preparation. So, kailangan din naman nila malaman ang lahat regarding the first aid. So, kasi yun ang topic nila eh. So, applicable yon at magagamit nila sa lahat ng oras, especially yung pag nasa, maski nasa bahay sila kasi maraming mga high blood ngayon, di ba? Oh, we don't even know what will happen o kung anong first aid measures. Kung may sakit, pwede nilang ibigay. So, need din natin na maglagay ng paracetamol. Kahit di man lang, kasi paracetamol lang naman to. So, matik naman to na pag medyo mainit-init tayo at 38 and above yung ating temperature. So, magparacetamol tayo. At the same time, hindi lang po paracetamol, kundi we have to apply naman a cold compress sa forehead natin, ng pasyente natin. At the same time, all over the body. So, magpunasan ang pasyente. So, hindi lang tayo nagpaparacetamol because mas effective kung may lagnat ang pasyente bawa 38 and above. So yun, paracetamol at the same time cold compress sa pasyente kasing may sakit at ang Cremel is naman ay for mga gastritis lang naman to, for if you have any epigastric pain, so pwede ka sa yan, Cremel S or aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone. So yan, pwede mag kahit lima nito kasi anytime na ang pasyente ay hihingi sa inyo, so pwede kayong magbigay. Pero yan lang. So more than that, yung mga ibang gamot hindi pwede kasi we are not allowed to give it. Si doctor ang pwede mag-prescribe niyan. Pag ang pasyente lang ay gumagamit ng Cremel S, so that's the time na bibigay tayo
Kasi hindi tayo pwedeng magbigay ng walang reseta ang doktor. So, iyan lang po. So, yan. Halimbawa, alam natin na si pasyente, okay, ako sarili ko, alam ko. So, naglalagay ako kasi ng cream at isa, medkit ko. And even sa bahay nyo, so, yan, ilagay nyo na yan, sama-sama. Kung may kailangan yan, may prescribe ang doktor na iniinom yan ng pasyente nyo. So, yan. Pala. So, yung mga companies kasi yung mga balot doon nakita. So, hindi po ako binayaran nila. Na-i-vlog ko lang po yun kasi dahil kailangan sa first aid kit. So, ayun po. But rest assured po na ang doktor naman po ang nagbibigay ng prescription. So, whatever na circumstances, whatever na kailangan ng pasyente nyo, ang doktor po ang nagbibigay. So, napasok lang po yung iba doon na company ng napasok yun, yung company ng paracetamol and whatsoever, maging yung mga gamit kasi yun ang available po. But I am not endorsing the company. So, yan po. Kanya-kanyang tayo kung anong mabili. So, yun po. At okay, nawa nakapulot kayo ng idea dito sa vlog ko. And before you end this channel, please don't forget to like, share, comment, press the bell button so that you will be notified for my next vlog. Maraming salamat po sa lahat and God bless you all. Salamat pala sa nagbigay ng aking t-shirt. So, napaka-precious. So, God bless you at ibalik nawa sa iyo ng Lord ng siksik, digdig at umaapaw pa ang pagpapala. So, thank you. Keep safe.